Bumabalik na sa normalang supply ng tubig ng Maynila sa kanilang mga nasasakupang lugar. Ito'y matapos aprobahan ng National Water Resources Board ang hirit ng mga water concessionaire na dagdag na alokasyon sa tubig. Narito po ang report. Hindi na nga magkandaugaga sa pagluluto sa kanyang karinderya si Dang, dumagdag pang pahirap ang pag-ipon ng tubig sa araw-araw. Sapul kasi ang kanyang negosyo sa Barangay Batasan Hills sa water service interruptions ng Maynilad. Siyempre kailangan malinis palagi, dapat may tubig palagi. Kapag walang tubig, may stock po yung mga hugasin kasi yun ay kailangan ng tubig. Mahirap pag wala talaga. Simula nitong Marso, higit 1 milyong kabahayan at negosyo ang apektado ng supply ng tubig. Pero ang good news, matapos aprobahan ng National Water Resources Board, ang hirit na dagdag alokasyon ng tubig ng mga konsesyonaryo. Unti-unti nang bumabalik sa normal ang isinusupply na tubig ng Maynilad sa mga customer nito. Ngayong linggo, inasahang tuluyan na ring sususpindihin ng Maynilad ang water service interruption sa Quezon City, Valenzuela at iba pang lugar sa ilagang bahagi ng Metro Manila. Maliwanag po ang kondisyon ng NWRB that we will suspend, Maynilad has to suspend the water interruptions because of our additional 2 cubic meter per second that will be devoted to Maynilad. Kailangan ma-ensure namin na itong additional na 2 CMS na to makarating doon sa portal. And so far naman po, as of today, nakikita namin nakakarating siya as expected. So, as mag-stabilize lamang po ito, inaasahan namin in the next few days, within this week, ay totally zero yung aming yung set A, set B na recently na in-implement namin na rotational interruption dito sa north area. Pero ang mga nakatira sa southern part ng Metro Manila, hindi pa tapos ang kalbaryo. Iiral pa kasi ang water service interruption sa ilang lugar sa Cavite hanggang sa susunod na linggo. Apektado pa rin kasi ng turbidity o malabong tubig mula sa Laguna Lake ang produksyon ng tubig sa Putatan Water Treatment Plant. Yung 52 CMS mo na kung may sobra pa dun, papaabutin mo sa south, hindi po pwedeng mangyari yun. Kaya ang solution po namin talaga dun sa Putatan 1 and 2 is aside from what Ma'am Bobby has mentioned, ini-improve po namin yung cleaning capacity. Pero mula sa higit 200,000 customer, bumaba na sa 79,000 customer ang nakakaranas ng water service interruptions. Lumit naman sa 10 oras ang dating 19 na oras na walang supply ng tubig sa lugar. Inaasahan namang babalik na rin sa normalang supply ng tubig pagdating ng April 24 sa southern part ng NCR. Puspusa na ang pagtatayo ng dagdag na water treatment plant ng 2 konsesyonaryo para mapataas ang produksyon ng tubig. Patuloy din ang pagkukumpuni sa mga aqueducts o tubo mula sa angat papunta sa maliliit na dam para magamit ang mga tumatagas na tubig. We're working 24/7 to try to make sure that we address these leaks. And across the board, tinututukan din ng MWSS Regulatory Office ang 2 konsesyonaryo. The MWSS Regulatory Office is monitoring the situation and we want to ensure that that the proper services are given to the consumers. Thank you. Nanawagan ng MWSS na maging responsable sa paggamit ng tubig dahil naharap pa rin ang bansa sa banta ng El Niño.